Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po, Padre. Tayo po ay bumabagtas patungo sa Semana Santa. At itong mga nalalabing mga araw ay isang magandang pagkakataon para tayo ay magpasya. At ingatan ang ating kapurihan at dangal sa tulong ni Birhen Maria, ni San Jose, ni Santo Padre Pio at ng mga banal. Ipagdasal po natin ang isa't isa, lalo na yung mga nasa iba't ibang larangan ng buhay. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating kilanlin ang ating mga kasalanan. Lalo na po yung kasalanan laban sa kalinisan. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamtin ang iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabagong sa luma naming ugali ipinalit sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, ang mga tao ay nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pang mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginagawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin. Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. "Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito," sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, "Ano ang ibig mong sabihin, binata?" Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita, "Mga Israelita, hangal ba kayo at hinatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan." Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, "Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda. Halika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito." Pagkatapos, nagsalita si Daniel, "Paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin." Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, "Matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala. Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo." Sumagot siya, "Sa ilalim ng punong hati." Sinabi ni Daniel, "Ah, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot. Pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa." Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, "Ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ka ng alindog ng babaeng ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan?" At sumagot ang matanda, "Sa ilalim ng punong putol." "Ah, gayon, pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito. Pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak." Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos sapagkat inililigtas niya ang mga nagtitiwala sa kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Antugon po sa Salmo, kahit saan
kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginoon, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng buong man, di ko na nais na mamatay sa mga makasalanan. Ang magbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ang ng mga eskriba at ng mga pareseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi ni Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong sa Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyong nawalang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan, humayo ka at huwag nang magkasala."
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Hesukristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli, isa pong maganda na hapon sa inyong lahat. Awang ko po kung ganito karami yung audience ni Jesus nung siya'y nakaupo habang nagtuturo. Tayo po ay nasa mundo na punong-puno ng iskandalo. Naalaala ko yung salitang honor and shame. Pakibigkas po nating muli. Honor and shame. Alin ang namamayagpag? Yung honor o shame? Mas marami po yata ang shameful. Scandal. Viral. At naalala ko itong tinatawag nating trial by publicity. Pakibigkas natin muli. Trial by publicity. Mas nauna pang mag-viral sa ating social media ang durong daming mga usap salita kaysa dun sa talagang formal court trial. Lalo na po itong pakikiapid, adultery, pagkat yung inatawag nating mga honorable, ay sa pang nauunang sa ganitong mga gampaning gawain. Kasi doon sa unang pagbasa, ipinicture natin si Chaste Susana. Pakibigkas nating muli, Chaste Susana. Si Joaquim ay mayroong napakagandang asawa. At siguro kung sino mang makakita ay talagang pagpipiestahan. Eh, ang problema, ang mga naunang magpiesta ay yung inatawag nating DOM o D-O-M. Pakibigkas natin muli, DOM, D-O-M. Dirty old men. Mayroong pagnanasa at gustong akitin sa pakikiapid yung maganda na napakatapat pang asawa ni Joaquim. Siya po ay God-fearing. Pakibigkas natin muli. God-fearing. Meron siyang takot sa Diyos. Beauty, brain, and at the same time talagang very much particular about honor and shame. Gusto ba ninyo may magandang reputasyon tayo sa buhay? Ba'y ingatan mo ang puri mo. Ingatan mo yung pangalan mo na ibinigay mo sa anak mo. Ngayon ay rumarampa durong daming ikapagkakasala. Ito kasing mata, windows of the soul. Pakibigkas natin muli. Mata, windows of the soul. Kaya dapat kita see no evil, think no evil, do no evil. If you are truly doing the discipline of Lent, springtime, tagsibol, umuusbong sa ating pagkatao ang ikabubuti, ikababanal. At hindi yung ikauupasala o ikaiwawala ng puri at dangal ng iyong pagkatao. Buti kung iyula ang pagkatao, ay pati kapwa ay nadadamay. Naalala ko't pagka may mga testimony na ginagawa
apidabits sa korte, mayroon pang nagasabing, I want to evoke my rights of self-incrimination. Kasi ito'y due process. Hindi ako pwedeng gumawa ng salaysay because of the confidentiality. So, mananahimik ka sa kakalaang marahil magpapahayag sa wasto at tamang panahon. Kaya nandun po yung tinatawag nating benefits of the doubts. Magduda ka muna bago ka humusga. Kahapon ay binanggit ko yung salitang I know, I understand, I do believe. Pakibigas natin muli. I know, I understand, I do believe. Kaya ito yung journey from the mind to the hearts, then eventually from the hearts to the soul. Yun po ang proseso. I know, I understand, I believe. So ito'y ating kapamaraanan so that we could be able to travel. Makapaglakbay tayo. Kasi ang buhay natin paglalakbay. Galing sa Diyos yung buhay. Bawat hakbang at pamumuhay mo araw-araw ay hakbang muli pabalik sa Diyos. Ecclesia Viatorum. Simbahang naglalakbay. Synodal Church. Pag ikay naglalakbay, papalapit ka ba sa Diyos o papalayo sa Diyos? Magpapatotoo ka o magpasasinungaling? Mamumuhay ka ba sa espiritu ng katotohanan o sa kasinungalingan? Bakit usong-uso ang fake news? Nagbabiral ang mga hindi nakabubuti sa tao. At si Susana, inuusig. On trial. Babatuhin. Eh, dinala kay Jesus yung babaeng nahuli sa pakikiapid. Ako po ay nagataka. Kung ito'y nakikiapid, ay nasaan yung kalampungan nito? Bakit yung babae la ang nahuli? Nasaan yung lalaki? So, isang palaisipan sa atin. Kaya gumuhit si Jesus ng kanyang daliri dun sa lupa. Kasi po itong ating finger na ito, dirty finger. Turo kita ng turo, ay yung tatlong daliri ay nakaturo rin pala sa iyo. Kaya, maunang bumato yung walang kasalanan. So it is an invitation to acquire in-depth examine. Sincere and honest appraisal of who we are before God. Sino ka sa harap ng Diyos? Ang sa harap ng tao, pwede ka nang magsinungaling, mag-artikulante at lahat ng uri ng hindi pag-amin, pagpapabulaan. So ito'y usong-uso sa ating lipunan. So the question of honor and shame is on our part. Does it saturate? Ito ba ay talagang mula ulo hanggang paa mo ay kumukubgub sa iyo? At ikaw ba ay napapalamutihan ng halimuyak ng kabanalan? Pakibigas natin muli po. Napapalamutihan ng halimuyak ng kabanalan. Kasi po dapat kita ay nagiging mabango habang papalapit ang mga mahal na araw. Yung nakakakaadwa sa ating pag-uugali, asal, ay dapat itinakwil natin. Bakit sinigawain ni Satanas? Yung ating buhay bilang mga binyagan ay pamumuhay sa kabanalan at hindi sa kasamlangan, hindi sa kabastusan. Kaya we need to cleanse the totality
of our beings, ins and out. Pag po kita'y nagkakasala, pinoprostitute natin ang ating buhay. Because sin is the absence of love. We shun away fidelity to our covenantal relationship. Pero si Susana, iningatan ang kanyang puri at dangal. Hindi lamang alang-alang sa kanyang asawa, kundi sa Diyos. Pagkat yung katapatan sa stipulation ng covenantal relationship, yun ang ating maiaalay sa Diyos na kapurihan natin at dangal. Honorable gentlemanliness. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Talak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ng ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain, ay buong galak nawang makaharap ng may kadalisayang angkin upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhan ay binarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Napawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Pupugay sa iyong kadakilaan. Tinarakilan ang lahat ang
anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay ay nampalakad at nakiramay sana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog. Ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, kabataan at mga pamilya, maging yung pong mga nasa field of academ, mga nag-aaral, nagre-research at maging yung pong mga nagsisikuha ng eksaminasyon, maging yung pong mga nasa iba't ibang ministries, advocacy for social justice and peace, mga nagmamanakit para ipagtanggol ang integridad ng kalikasan, environmental concern and stewardship of life and creation. At gayon din po yung mga men and women in uniform, mga nasa public and government service, yung pong mga nasa correctional, lalo na ang ating mga bilanggo, mga volunteers in prison pastoral care, at maging yung pong mga
nangangasiwa para sa rescue, relief, rehabilitation ng mga apektado ng digmaan, kalamidad, mga may sakit, gayon din po yung mga ipinagdadasal nating samo kay Santo Padre Pio, mga taong hindi makapunta rito dahilan sa kanilang kalagayan at yung po mga maglalakbay pahantong sa kanilang mga pakay ngayong Semana Santa. Mga nagsasagawa ng Lenten Recollection, Holy Retreats, pangungumpisal at maging yung po mga Via Crucis at iba't iba pang mga gampanin kaugnay ng ating panahon ng Kuwaresma at mga mahal na araw. Mga birthday celebrators at mga anniversaries. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio. Gayun din ang mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang ni San Jose na kanyang kalisnisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa bagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sumahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa pa para lang sa langit. Bibigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadyam mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ileo sa lahat ng kapahamakan, habang samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian,
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalak at kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at pangkwaresmang blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Sabi ni Jesus na mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako'y ay sinundan. May liwanag na kakamtan, ang dilim ay pinaparam. Ito ang kordero ng Diyos, to nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na mapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang buhay ko'y handog sa'yo.
katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayot maglingkod sa ngalan mo. Tanging iling at lagi ng dasal, maging mapalad sa natang gabi. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan. Sa landas mo'y awin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko. Tunawin at gawing ulap lang sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo at umasak ang maglilingkod sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamalagi nawa nitong walang hilig na masama at sa gayon maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Hesus Kristo ang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, uwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 na umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes, ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat-dasalan sa ating mga tindahan.
kaya pong lahat ay naanyayahang makiisa. Ikalima, ngayong Sabado, ika-isa ng Abril, ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima na umaga sa nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. Ika-anim, sa darating pong linggo, ikalawa ng Abril, ay sisimulan natin ang mga mahal na araw. Mangyari magabayan po tayo ng hanay na mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana. Kaya pong lahat ay naanyayahang makiisa. Ikapito, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car-raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga naistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Grabe na kalima ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang katahimikan, kalinisan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa timtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, mga religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikisa sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Kami po ay nag-aanyaya sa mga nais magmadre. 18 taong gulang hanggang 35 taong gulang. Magpunta po sa San Damiano Center, doon sa Tagaytay, na pinangangasiwaan ng Franciscan Missionaries of Mary. April 29, April 30. Dalawang araw po yun, libre. Ano? Kaya kahit doon mag-stay, at nandyan yung inyong pag-purify ng intention for search-in. Kaya yung mga kababaihang nais magmadre, magpunta po ron. At ako po ay si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Diocese of Buac, Marinduque. Kami po ay humihiling din ng inyong pagmamahal, mga tulong donasyon para sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nag-retired naming pari at mga may sakit. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwi na. Salamat sa Diyos. Kapwa natin ialay ating sariling kamay at bigyan natin ang buhay itong pag-ibig na tunay.